kilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat katupa ng buwan na araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Ngalan niya'y sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo po ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita, ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitignan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa paan ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog din lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa, tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian
ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ang kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal. Kung paanong maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin ito nang ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pa't hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito ay yung tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal. Luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Tumayo na po ang lahat. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y nagaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda mula sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Katatapos lamang po ng ating pagdiriwang nung nakaraang linggo ng dakilang kapistahan ni Kristong Hari o Christ the King. At ito po ang huling linggo sa kalendaryo ng ating simbahan o tinatawag na liturgical calendar. Nasa huling linggo na po. At magsisimula ang isang bagong panahon sa ating simbahan na tinatawag nating Adviento. Mamayang gabi, magsisimula po ang series of Advent Recollection dito sa Quiapo. Tatlong Martes, Advent Recollection. At pag sinabing Advent, hindi lamang panahon ng paghihintay, panahon ng paghahanda. Yung mga pagbasang maririnig natin ngayon ay hindi lang tungkol sa mga darating na wakas. Hindi lang tungkol sa mga mangyayari sa pagkatapos ng mundo. Huwag natin tignan sa negatibong paraan. Huwag natin tignan na, nako, matatapos na. Hahatulan na tayo ng Diyos. Ang tignan natin, bilang mga Kristiyano, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maghanda. Hindi tayo tinatakot ng mga darating na pagbasa, pinaghahanda pa tayo. Kaya sabi ng ating mga pagbasa ngayon, lalo na sa ating ebanghelyo, huwag kayo basta-basta naniniwala. May mga magsasabing, eto na, katapusan na. Naalala ho ninyo, nung nagsisimula ang pandemya, maraming natakot na tao. Katapusan na yata ng mundo. Ngayon, Father, kung titignan natin ang mga nangyayari sa paligid natin, may mga digmaan, mga kalamidad. Nagkaroon na naman ng malakas na lindol. Hindi lang dito sa bansa, sa mga karating na bansa natin. Meron tayong bisita ngayong Madre. Sila ay taga-Katarman sa Samar. Binaha sila ng matindi. Kaya tayo ngayon dito sa Quiapo ay nagpapaabot tayo ng tulong sa mga kababayan natin. Baka sabihin ninyo, eh ang araw-araw naman na. May mga kapatid tayo na sinasalanta ng bagyo, ng lindol, may gera, Father. Ito na yata ang katapusan. Anong sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Huwag kayo basta nagpapatakot. Huwag kayo basta nalang naniniwala.
Nung nagsimula ang pandemya, anong naisip ng tao? Katapusan na yata ng mundo? Aba, libo-libo ang namamatay araw-araw. Ano ang sabi ni Pope Francis? This pandemic is not a judgment of God, but for us to judge which is essential and not. Araw-araw nabubuhay tayo, hindi punong-puno ng takot, kundi punong-puno ng pag-asa na hindi pa tayo tinatapos. Pwede pa tayong maayos ng Diyos. Kaya nga, huwag tayong basta na lang naniniwala rin, hindi lang sa pananakot ng mundo, kundi sa tukso ng mundo. Kaya sabi ni Kristo sa unang bahagi, abalang-abala kayo, tuwang-tuwa kayo sa pagpapaganda ng templo. Kung ano-anong nilalagay ninyo dyan sa templo, isang araw, walang matitirang batong nakatayo. Kaya huwag tayo basta nagpapalin lang, nagpapatukso. Akala mo, ito na ang tunay na ikaliligaya mo, pera, posisyon, sasakyan, alahas. Akala mo, ito na ang kadakilaan ng buhay mo, na natalo mo na yung kapitbahay mo sa kayamanan, na naunahan mo na yung mga kamag-anak mo, dahil ikaw na ngayon ang pinakamayaman sa pamilya. Huwag kang nagpapadala. Huwag kang magpapasira sa kayamanan ng mundo. Dahil sa ating unang pagbasa, kung maraming naghahari-harian sa mundo, ang hangarin mo ay ang kaharian ni Kristo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipagdasal po natin sa Diyos na sana hanggat nabubuhay pa tayo, ang hinahangad, ang pinaghihirapan natin ay hindi ang kaharian ng mundo, kundi ang kaharian ni Jesucristo. At yan ay matutupad, hindi matagal pa, hindi malayo pa. Ang kaharian ng Diyos pwedeng nandito na, pwedeng ngayon na, sa bawat paggawa natin ng kabutihan sa isa't isa, sa bawat pagtalikod natin sa tukso ng kasamaan, naghahari ang Diyos. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalihin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at ang mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang mga salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal
ang iba pa nating personal na kahilingan habang patuloy nating ipinapanalangin sa Diyos ang paghahari ng kapayapaan sa mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan. Patuloy nating ipagdasal ang mga kababayan nating katutubo at bilanggo, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit din, ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan, ang mga naghahanap pa rin ng maayos na trabaho para sa kanilang pamilya, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, palalimin mo po ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwirang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mo ngang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kitaasan, pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa Langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling po namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin.
Ang lahat po ay niyayayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at sama ng ating simbahan sa ating First Parish-wide Advent Recollection Series mamayang gabi na po sa kapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan sa may temang devotion. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parokyal vicar. Ang lahat po ay niyayayan sa darating na Nobyembre 29, 2023, sa ganap na ika-anim ng hapon, gaganapin natin ang pagdiriwang ng banal na misa para sa mga Kristiyanong pinag-uusig o Red Wednesday. Ang lahat po ay nihikayat na magdala ng isang kandila na gagamitin natin sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggagalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay tahimik nating ipagdasal ang mga minamahal nating yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat hindi lamang po sa inyong pagsisimba, dito man o online, kundi sa inyo pa rin patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Kahit kayo po ay may kanya-kanyang pangangailangan din, alam namin kami po ay nagpapasalamat dahil nakikibahagi pa rin kayo sa ating mga programa, lalo na sa ating mga pastoral programs ng simbahan. Ang mga cash donations sa ating parish office nyo rin po maaring ibigay pa rin. At yung mga in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, malinis na tubig at sabon, at ano pang nais nyong ibahagi, dun po sa ating Benedict Building, sa likuran po, nandun ang ating social service at relief offices. Naghahanda na po tayo ng pamaskong handog para sa kanila. Bukas kami po ay magdadala na sa tatlong komunidad ng mga kapatid nating Aita sa Pampanga. At kayo po ay kahit hindi nakakasama, bahagi kayo.
ng mga programang ito. Maraming salamat. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.